Praise God! Palakpan po natin si Lord. Come on, the best clap of praise to the King of Kings and the Lord of Lords. The best po. Yung the best, yung alam mong bagay sa Diyos. Yung bagay po sa Diyos. Come on, the best clap of praise. Oh, hallelujah! Sabi mo sa katabi mo, I am super blessed. Doon po sa kabila, ako'y sobrang blessed. Yan. Hindi ko po alam ang theme this week, pero iba po ang sinasabi ng Lord sa puso ko at iba po ang nilagay ng Diyos sa buhay ko. Sino po bang excited ngayong araw na ito? Sino pong sobrang excited kasi may matatanggap siya ngayong araw na ito? Patingin po ng isang mukhang excited. Yan. Isang mukhang excited. Yung mukha po, isang mukhang excited. Parang confused po kayo. Isa pong mukhang masayang-masaya. Woo! Ayan, tingnan niyo po yung katabi niyo. Mukha bang bitter? Ay, hindi naman. Mukha po bang ampalaya, bitter? Pag-uusapan po natin is about test or tests of faith and trust. Paano ba sinusubok ang pananampalataya at ang pagtitiwala? Sa buhay mag-asawa po ay laging nasusubok iyan. Tama po ba? Ikaw, lagi kang wala sa bahay, bla bla bla, ganito. Yan, sinasabi ng misis, ito naman si mister. Ikaw, hindi mo ako naunawaan, ako'y pagod sa trabaho, bla bla bla, dere-derecho. Yan. Mananatili ba kayo kahit nag-aaway kayo? Meron pa ba kayong pananampalataya sa isa't isa? O magtitiwala ka pa ba sa kanya kahit nagkamali siya? Tama po ba? Mga natatamaan siguro ay konti lang. Pagdating po sa mga pagsubok, sino pong nakakaranas ng pagsubok? Taas po ang kamay. Yan. Sino po yung hindi nakakaranas? Mananalangin po kaming maranasan ninyo kasi nahuhuli kayo. Alam niyo po ba kung bakit? Alam niyo po ba kung bakit kailangan tayo makaranas ng pagsubok? Ay, itanong niyo naman po. Bakit? Okay. Kailangan po tayo makaranas ng pagsubok kasi paano ka lalago at magmamature kung wala kang alam. Tama po ba? Kaya magpasalamat ka sa Lord kapag nagkakaroon ka ng mga matitinding pagsubok. Amen ba? So sa mga magulang, yan, meron po tayong mga anak na napakabait. Tama po. Yung hindi mo alam kung anong gagawin ko dito, itatali ko na lang ba sa bahay para hindi siya maglayas? Anong gagawin ko dito? Hindi ko siya bibigyan ng pera para hindi makapagdota. Mga kabataan dyan. Okay, pag-usapan po natin si Gideon. Sino po nakakakilala kay Gideon? Hindi niyo po kilala si Gideon? Kikwento ko na lang po sa inyo madali kasi dalawa pong chapter yung pag-uusapan natin. Pero po, ikikwento ko na lang para mas madali po sa ating lahat. Klaro po ba? Ayos lang po ba sa atin? Okay. Judges chapter 6 hanggang chapter 7, kikwento ko na lang po ng madali. Nung time pong yun, okay? Nung time pong yun, ang mga Israelita po ay gumawa ng matinding kasalanan sa Diyos. Sumamba po sila sa Diyos-Diyosan, ang pangalan po ay Baal. Okay? Galit na galit po si Lord sa kanila kasi ang sabi ng Diyos sa kanila, huwag kayong sasamba sa Diyos-Diyosan, lalo na sa pinangako kong lugar. Dinala po ng Diyos ang Israelita dun sa Promised Land at ang sabi ng Diyos sa kanila, huwag niyong sasambahin ang Diyos-Diyosan ng mga Midian, Amalekites o kung sino man yung nakatira dun. Klaro, kasi nandun yung blessing. Ayaw ng Lord may sasambahin Diyos-Diyosan. So, God is a jealous God. So, ano pong sunod na nangyari? Okay? Dumating po ang time na binigay na ng Diyos ang kanyang mga anak dun sa kalaban, which is sa mga Midian, to the point na sila po ay hirap na hirap, pinahihirapan po. Alam niyo po yung panahon na magtatanim sila? Pag nagtatanim na sila, bigla pong sasalakay ang mga Midian, guguluhin ang pananim, papatayin ang lahat ng mga tupa, o kaya naman ay ang mga kabuhayan nila, lahat ng mga baka, papatayin po nila. Ayaw po nilang magkaroon ng buhay sa Israelita. Gusto po nila patay lahat. Gusto nilang patayin sa gutom ang mga Israelita, patayin sa kabuhayan.
tayo po ay nakakaranas paminsan ng may pumupuksa sa ating trabaho. Tama po ba? May mga nararanasan po tayo. Okay? So, balik po tayo sa kwento ni Gideon. Gustong-gusto po ng mga Midian na pahirapan sila. At ang dumating ang panahon na umiiyak na po ang mga Israelita, doon na po sila nanumbalik sa Diyos at sinabi nila, Lord, kailangan na po namin ang tulong ninyo. Hindi na po namin kaya. Gumawa na sila ng kung ano-anong harang para hindi sila salakayin. Okay? O sakupin. Pero alam niyo po, hirap na hirap sila. Kasi kahit anong gawin nila, talaga pong bagsak o binabagsak talaga sila ng kaaway. May mga times po na kahit anong gawin natin ay nakakaranas po tayo ng matinding pagbagsak. Ano mo yung bakit Lord nararanasan ko po ito? Yan. Ngayon po, yun po yung unang parte ng istorya. Ang pangalawang parte ng istorya, si Gideon po. Ay, wala ba? Okay lang. Si Gideon, dumabas na po dito si Gideon. Okay? Si Gideon po nung time na yon, okay? Ang sabi po ng Lord, dumating yung time na isang anghel ay nakaupo dun sa malapit dun sa puno, sa ilalim ng puno ng oak, hindi ko po alam ang Tagalog sa oak. Ayan. Nakaupo po siya dun at tinitingnan niya na kumukuha ng ani itong si Gideon. Anak po siya ni Joash, okay? Si Joash po, yung tatay po ni Gideon, meron silang sariling templo para kay Baal. Okay? Ang tatay po niya ang tagapangasiwa ng templo ni Baal. Ganun po ang kanilang pamilya, okay? Parang maano sa Diyos-Diyosan. Pero kilala ni Gideon kung sino si Lord. Noong time na nagwawalis o kinukuha ni Gideon yung mga ani, meron isang anghel. Ito po yan. Verse 12, okay? When the angel of the Lord appeared to Gideon and said, "The Lord is with you, mighty warrior." Sabi po ng Lord kay Gideon, "Ikaw, okay? Ang Lord ay nasa sayo, mighty warrior." Kaya lang ito po ang sabi po ni Gideon. Paki-flash na lang po Judges chapter 6 verse 12 onwards. Yan. Sabi ni Gideon, "But sir, pero sir, kung si Lord ay nasa sa amin, bakit nangyayari ang mga ganitong bagay?" Ayan, basahin po natin. If the Lord is with us, our ancestors told us about, didn't they say, "The Lord brought us up out of Egypt, but now the Lord has abandoned us and handed us over to Midianites." Nagtataka si Gideon, wala naman siyang alam sa mga nangyayari, pero bakit ibinigay sila sa kaaway? At sinasabi ni Gideon, "Hindi ko po, Lord, nakikita ang inyong miracles o mga milagro. Hindi ko po makita, Lord. Kasi pinagmamalaki yun ang aming mga magulang o kanununuan, pero bakit hindi po namin nararanasan ngayon?" Meron po mga panahon sa atin na nagtatanong tayo, "Bakit, Lord, hindi po namin maranasan ang himala?" Parang kulang na lang ng walang himala. Kulang na lang magsalita ng ganun. Yeah. So, sabi po sa verse 14, ang Lord ang kumausap sa kanya. Pakibasa po. Then the Lord turned to him and said, "Go with the strength you have and rescue Israel from Midianites, and I am sending you." Si Lord na mismo ang nakipag-usap kay Gideon. Sino po ditong gusto niyang kausapin siya ng Diyos? Sino po ditong gustong maranasan ang pangungusap ng Lord? Mamaya po mararanasan natin na makikipag-usap sa atin si Lord. Sino pong excited? Palapan po natin si Lord. Verse 15, paki-flash po. Ito nga lang si Gideon. "But Lord," Gideon replied, "how can I rescue Israel? My clan is the weakest in the whole tribe of Manasseh and I am the least in my entire family." Napakaliit ng tingin ni Gideon sa sarili niya. Siya ang pinakaputot. Alam niyo po yung putot? Siya ang pinakahuli. Siya ang pinakamababa. Pero ang Diyos ang nagsabi sa kanya na hindi, ikaw ang aking pinili.
Sino po dito alam niyang siya ay pinipili ng Diyos? Amen. Alam mong mahina ka, pero ang sinasabi ng Diyos sa'yo, hindi. Ikaw ay pinili ko. Ikaw ang pinili ko. Next verse po. Verse 16. The Lord said to him, I will be with you and you will destroy the Midianites as if you were fighting against one man. Ang sinasabi ng Lord sa atin, ako ang Diyos na kasama mo. Kahit anong problema mo, pag nakaharap mo, parang nakikipag-away ka lang. Kahit sobrang dami niyan, parang isa lang ang kaaway mo. Ganun kakalakas sa paningin ko. Amen ba? So Gideon was chosen by God. Kikwento ko na po yung mga rest of the story. Ito pong si Gideon. Sabi ni Gideon, Lord, kung makakita lang ako ng pabor sa inyong mga mata, bigyan niyo naman ako ng sign. Kalimitan kasi sa atin, dinedepende sa sign. Eh Lord, bigyan mo naman ako ng sign kung ako nga talaga pinili mo. Alam niyo po ba kung bakit humihingi ng sign? Gusto niyo po ba malaman kung bakit? Kasi gusto mo makasigurado. Pangalawa, kasi takot si Gideon. Eh, may matindi siyang takot eh. Eh yung problema sa atin pag pinili ka, ako, I'm so afraid. Bakit ako? Sure ka ako? Oo, hindi nagkamali si Lord. Ikaw. Tingnan niyo yung katabi niyo. Sabihin mo, ikaw ang pinili ng Diyos. Yan. Yung mukhang yan, pinili yan ni Lord. Hindi siya nagkamali. Hindi talaga nagkamali si Lord. So, ano nangyari? Ang sinabi ng Diyos sa kanya, sinabi niya, sige Lord, ganito po ang gagawin ko. Okay? Huwag po kayong aalis, sabi niya doon sa anghel, nagre-represent kay Lord, huwag kayong aalis, magdadala ako ng handog. Nagdala siya ng handog. At anong ginawa ng anghel? Hinawakan niya yung handog, biglang sumiklab. Nang matindi at makapal na apoy. At doon niya nalaman na ang Diyos nga ay nangungusap sa kanya. Bigla na lang nawala yung kausap niyang anghel. Bigla siyang napasigaw. Sabi niya, Lord, nakita ko ang mukha ng anghel. Face to face. Lord, hindi ako karapat dapat. Pero ito pong sinabi ng Diyos, peace. Peace. Maging mapayapa ka. Huwag kang matakot kasi hindi ka mamamatay. So, noong time na yon, gumawa po ng altar si Gideon. At yun po'y tinawag na, the Lord is peace. Sabihin mo sa katabi mo, be at peace. Huwag po rest in peace ha, be at peace. Be at peace lang ho, yan. So ano pong ginawa ni Gideon? Pagkatapos po nito, okay, inutusan po siya ng Diyos, ang sabi sa kanya, sirain mo ang altar na ginawa ng tatay mo para kay Baal. At yun ay pagsinira mo, gawin mong altar para sa akin, kunin mo ang isa sa mga alaga na bull, or ano bang bull sa Tagalog? Baka, bisiro. Kunin mong isa doon at sunugin mo. Pero ito pong si Gideon ay takot. Hindi niya ginawa to ng araw, ginawa niya to ng gabi. Kasi takot siya sa mga tao sa paligid niya. So nung ginawa niya to ng gabi, ang mga tao ay nag-isip, sino ang nanira ng templo ni Baal? E di nagagalit yung ibang mga Israelita sa kanya. Sino gumawa ng bagay na yun? Nung nalaman nila si Gideon at nalaman ng tatay niya na may-ari nung templo na si Gideon, ang sabi ng mga tao, patayin si Gideon. Ang sinabi naman ng tatay niya, syempre, merong Diyos-Diyosan. Tapos yung anak niya, aba ay bigla na lang tumupi itong tatay ni Gideon, itong si Jowa, sabi, aba, ay kung Diyos nga si Baal, ay dapat nililigtas niya ang sarili niya. Bigla na lang napapunta sa kanyang anak. Iba pala yung mas importante yung anak kaysa dun sa Diyos-Diyosan. Ay, biglang naging balimbing. Natakot dahil buhay na ng anak niyang pinag-uusapan. So, ano pong ginawa nila? Okay? Tinawag po ng tao si Gideon na Jerubbaal. Ibig sabihin ng Jerubbaal, may he contend, or makikipag-battle siya, or showdown. Alam niyo po yung showdown? Makikipag-battle, showdown po, itong si Gideon kay Baal. Pero hindi naman po ito pinansin ni Gideon. So, anong ginawa ni Gideon? Naramdaman niya ang
banal na espiritu or the spirit of God come to him, came upon him, at ang ginawa niya, nagblow siya ng trumpet, malakas na ingay, at ang ginawa niya, tinawag niya ang mga abuse rights, okay? Yung mga isang angkan para sumunod sa kanya, okay? Kasama na din dun ang Asher, Zebulun at Naphtali, mga iba't ibang clan ng Israelites, okay? So, sabi ni Gideon sa Lord, Lord, kung sinabi mong ililigtas ko ang buong Israel, okay, sa pamamagitan ng aking kamay, dahil ito'y pinangako mo, hihingi ulit ako ng sign. Yan ang makulit eh. Si Gideon ay takot. Makulit masyado. Lord, hingi ako ng sign. Kung ikaw talaga nangungusap sa akin, Lord, bigyan mo ako ng sign. Kukuha ako ng yung wool? Alam niyo po yung wool? Mula sa sheep? Yung pong parang cotton? Yan. Yung cotton po, sabi niya, Lord, ganito, iiwan ko po ito sa labas. Kinabukasan, pag po yan ay basa at tuyo ang ground, ibig sabihin, nangungusap ka sa akin. Kinabukasan, nung tiningnan niya, hinawakan niya yung fleece, okay, or yung wool, nung prines niya, punong-puno ng tubig. Sabi niya, aba, nangungusap nga ang Diyos. Sabi niya, Lord, isa na lang. Kulit eh, no? Pwede namang diretso na, di ba? Lord, isa na lang. Alam niyo, punong-puno siya ng duda. Sigurado bang ako talaga pinili? Kuha siya ng isa. Ganto naman, Lord, pag basang-basa yung lupa, tas ito tuyo, go-go na talaga ako. Lagay siya. Yan. Nakita niya, hinabukasan, aba, tuyong-tuyo. Pero yung sahig o yung pinakalupa, basang-basa. Kapag si Lord ang nag-utos, sabi mo sa katabi mo, sumunod ka na. Yan. Huwag ka nang magduda. So Gideon was chosen by God. And Gideon started to follow God by shaming Baal. Yung last po, Gideon started to be sure on God's word. Gusto niyang maging sigurado sa sinasabi ng Diyos. Ngayon, pag-usapan po natin ito. Purpose of tests of faith and trust. Ano bang purpose? Bakit po kailangan tayo ay magkaroon ng pagsubok pagdating sa pananampalataya at pagtitiwala? Bakit nga ba? May naisip po ba kayong sagot? Bakit nga kailangang subukin? Unang-una po sa lahat, ito po yon. To lead you to break your old thinking, perception about things. Sa Tagalog po, para dalhin ka sa punto na kung saan tatanggalin ang luma mong pag-iisip about sa mga bagay-bagay na nangyayari sa paligid mo. Parang anlalim, ano po? Pero tingnan po natin, paano nangyari to? Sige, mamaya, sulat nyo lang muna po, sulat nyo po. Okay? To lead you to break your old thinking or perception about things. Okay? Ginagawa po ito ng Diyos para maunawaan mo na may mga bagay na dapat alisin sa'yo para mabigyan ka ng pagpapala. Tama po ba? Sino pong gusto ng matinding pagpapala? Sino pong kailangan ng himala? Today, may gagawin po si Lord na himala. Kailangan po natin ng kagalingan. God will give you healing today. Kailangan mo ng kaligtasan. God will save you. Kailangan mo ng kalayaan. God will free you. He'll give you freedom. Okay na po ba nasulat natin? Tingnan po natin, bakit kailangan, okay? Bakit kailangan ma-break yung pang-unawa mo sa mga lumang bagay? Bakit kailangan alisin yon? Ito po yan, tingnan natin. Who is Gideon in his sight? Sino ba si Gideon ayon sa kanyang pang-unawa? Tayo po ay may kanya-kanyang pang-unawa base sa ating nakikita. Tama po ba? Paminsan na iniisip natin sa sarili natin, ako'y mahina, ako'y mahiyain. Okay? Ako ay magagalitin, mainitin ang ulo. Ako'y matampuhin, ako'y masayahin. Madami po tayong perception. Pero anong perception o paningin ni Gideon sa sarili niya? Unang-una po sa lahat, ito po yan. His clan is the weakest. Ang kanya pong angkan ang pinakamahina sa buong Israel. Pagpalagay natin, pinakaputot.
As in, putot talaga. Paminsan iniisip po natin ang ating pamilya ay napakababa. Para pong, ay, hindi kasi ako kagaya ni ganto. Sila na yung mayaman, sila na yung mataas, sila na yung ganito. Kami ganto lang, okay na ako dito. Yan po yung thinking ni Gideon. Pangalawa, ito po yung naging thinking niya. He is the least in his family. Putot na nga yung buong angkan nila. Siya pa ang pinakaputot sa angkan nila. Alam niyo yung lugi na talaga, doble lugi. Parang double dead na ano na baboy. Talagang doble lugi ka. Yun ang tingin ni Gideon sa sarili niya. Paminsan po ang tingin natin sa sarili natin, mababa na nga ang tingin natin sa kinabibilangan nating grupo o pamilya, mababa din ang tingin natin sa sarili. Tama po ba? Mga tinatamaan ay meron pong magandang gagawin si Lord sa buhay nyo. Lalabas po kayo na matindi ang courage nyo kasi kasama natin si Lord. Amen. Ito po yan, letter C. He is afraid. Sobra pong matatakutin si Gideon. Tingnan nyo, nakailang hingi sa Lord. Lord, sigurado ka ba? Ako ba talaga? Ako ba talaga? Nakailang testing pa siya. Sige Lord ha, kapag nasunog to, ikaw ang bahala. Kapag ito'y basa, sige Lord, susunod ako. Isa na lang Lord, pag ito'y tuyo naman. Ang daming hiningin confirmation. Para malamang, sure ka ba Lord? Paminsan kasi, buti si Lord, mahaba yung pasensya kay Gideon. Pasalamat ka kay Lord, mahaba din pasensya niya sa'yo. Anak, ikaw yung pinipili ko, pero ikaw, sure ka ba Lord? Alam mo yung, kung ako po, ay isang leader, tapos sinabi ko, ikaw ang pinagkakatiwalaan ko, tapos sasabihin sa akin nung inaalagaan ko o kaya kung sino mang under ko, sigurado po ba kayo? Sabihin ko, oo, sigurado ako. Sigurado po ba talaga? Oo, sigurado ako. Sigurado. Alam mo, nakailang ulit? Ang kulit, grabe. Kulit mo sa panga, grabe. Sakit mo sa bangs. Pero si Lord, ang haba ng pasensya, hindi. Alam niya kung anong nararamdaman ni Gideon kasi mababa nga ang tingin ni Gideon sa sarili niya. So, mahaba yung pasensya ng Lord. Sige, dahil takot ka, okay lang. Kaya kitang alisin dyan. Panghuli, ito po yan. He is full of doubt. Dudang-duda siya. Sigurado ba talaga kayo? Parang nagdududa ako. Diyos ba talaga kayo? Kayo ba yung nagsasalita? Oh my gosh. Talaga ba? Sure? Sure na ikaw yan, Lord. Lord, sigurado ka, alam mo, puro duda. Parang hindi kasi ako eh. Paminsan iniisip po natin, Lord, parang hindi po ako yung pinipili nyo. Lord, parang hindi ako yung magpa-prosper kasi hanggang dito lang ako. Laging nagkakaroon ng limitasyon. Nilalagyan mo ng limitasyon yung gagawin ng Diyos sa buhay mo. Yan ang hirap sa atin. Pero ito po yung news ko sa inyo. Paki-flash po. Who is Gideon in God's sight? Who is Gideon in God's sight? Sino si Gideon sa paningin naman ng Diyos? Pakipalitan po. Ayan. In God's sight. Ayan. Who is Gideon in God's sight? Okay? Number one. He is a mighty warrior. He is a mighty warrior. Kung ang tingin mo sa sarili mo, kung ang tingin po natin sa sarili natin ay tayo ang pinakamahina at pinakaputot, ito po ang news ko sa inyo. Ang tingin sa inyo ng Diyos, you are a mighty warrior, a conqueror. Lahat ng pagsubok malalagpasan mo kasi ang kasama mo ay si Lord. Ang tingin mo ay ganito, ang tingin ni Lord sa'yo ay ganito. Bakit mo binababa ang sarili nyo sa ganitong level kung ang tingin naman ng Diyos sa'yo ang taas-taas? Amen ba? Kaya kailangang mabreak sa atin yung thinking na tayo ay mahina, tayo ay puto, tayo ay maiiyamutin, magagalitin, lahat na ng nega. Negative din sa kulay. Joke lang po. Lahat na ng negative. Ano pa? God is with him. Ang tingin ng Diyos, kapag magkasama kayo, kagaya ni Gideon,
You are unbeatable. Hindi niyo po na-gets? You are unbeatable. Ibig sabihin, hindi kang kayang wasakin at sakupin. Hindi ka kayang talunin. Why? Kasi magkasama kayo ni Lord, napakalakas ninyo. Pag nag-combo kayo ni Lord, ay grabe. I tell you, lahat ng problema nyo, manginginig na. Lalayas na ako dito dahil nakikita niya kung sino si Lord sa problema niya. Amen ba? Ang hirap din po sa atin, kalimitan, ay tumitingin tayo ng husto sa problema na laking-laki ang tingin mo, ang tingin naman ng Diyos ay kuto lang. Isang tiris lang. Isang hinga lang, patay na, abo na. Gamitin natin yung pangunawa natin at pangtingin natin base sa pangtingin ng Diyos sa problema at sitwasyon na meron ka. Kasi kung titingin ka base sa sitwasyon o sa tingin mo mismo, mahihirapan ka. Pero kung titingin ka sa pamamagitan ng pagtingin ng Diyos doon sa problema, ewan ko lang kung mamroblema ka pa. Amen ba? Sige, palakpan po natin si Lord. Yan. Letter C. Yan. He is full of courage. Akala po ni Gideon, siya po ay pinaka matatakutin. Siya po ang punong-puno ng pagdududa. Pero ang tingin ng Diyos sa kanya, hindi. Ang tingin ko sa iyo, ikaw ang pinaka matapang. Kasi dahil ikaw ang pinaka putot, ang tingin mo sa sarili mo ay mas mababa pa sa pinakamababa. Ikaw na ang pinakadulo ng lahat ng mga putot. Yan. Ang tingin ko sa'yo, courageous ka. Full of courage. Punong-puno ka ng lakas ng loob. Bakit? Isipin mo, nakayanan mong maging putot ka. Gets nyo? Isipin mo, nakayanan mong maging putot ka. Natanggap mo sa sarili mo naging putot ka. O di ba po, tayo po, hindi ko po kayang tanggapin putot ako. Hindi ko kaya tanggapin yon. Pero si Gideon, natanggap niya, putot ako, Lord, putot ako. Natanggap niya yon. Bakit? Wala siyang pride, wala siyang may pagmalaki. May mga times po sa atin na bakit, Lord, tayo, kami po'y hinahampas ng matitinding problema. Alam niyo po ba kung bakit? Gusto niyo po ba malaman kung bakit? Kasi gusto pong alisin ng Diyos ang dapat alisin sa ugali ng bawat isa sa atin. Kasi pag binigay niyo yung pagpapala at hindi ayos ang ugali natin, sayang lang ang pagpapala. Tama po ba? Example, naka-receive ka ng 10,000 pesos, pero kung mabuhay ka one day millionaire, yung 10,000, sige, pagsashopping ko to, blah, blah, ganyan. Sa palagay niyo, uulit ba si Lord na magbigay ulit ng 10,000 pesos sa'yo? Hindi. Bago niya ibigay yon, kailangang matanggal sa'yo ang pagwawaldas mo. Kailangang mailagay sa'yo o sa atin po ay ang good stewardship. Amen po ba? Gusto mo ng promotion sa trabaho mo, ang yabang mo, janitor ka pa lang. Kung gusto mo ng promotion, you stay humble. Tinuturuan po tayo ng Lord. At si Gideon, tinanggap niya na siya ang pinakamababa, na wala siyang mapapagmalaki, kundi ang biyaya lamang ng Diyos sa kanya. Amen po ba? Wala po tayong kayang ipagmalaki. Ngayon po, yun po yung una. Ay, nakita po natin yung una, na kaya po tayo ay kailangang matest ang ating pananampalataya at pagtitiwala ay para mawasa sa atin ang luma nating paningin sa sarili. Pangalawa po, i-share ko muna po sa inyo ang Judges 7. Kanina po Judges 6 ang kakikwento. Judges 7 po, mas mabilis po ito, wag po kayo mag-alala. Okay, wala pong labanan na matagal. Mabilis lang po itong labanan. Yan. So, sabi po sa Judges 7, okay? Ito po yung time na kung saan si Lord po, God commanded Gideon to choose men to fight. Nung pong pinagsama-sama niya po ang mga Israelita na gustong na kailangang lumaban, nakakalap po siya ng 20,000 katao.
At ang sabi ng Diyos sa kanya, anak, ang dami mo namang sinali sa labanan. Ito po ang kalaban nila ha. Ang kalaban po nila ay hindi na kayang bilangin. Pati po yung mga camels, pati po yung kanilang mga ari-arian, lahat na hindi po kayang bilangin sa sobrang dami. Sino po dito nakakita ng tumpok ng mga langgam? Diba? Hindi natin mabilang sa sobrang dami. Pag makikita mo palang, nangangati ka na. Ganon. Ganon yung feeling. So, sa sobrang dami po ng Midianites, ang gusto lang ni Lord ay konti. Sabi niya, Lord, 20,000? Madami pa yan sa'yo? Oo! Magtanggal ka. Sabi niya, o siya, sige. Ganito na lang. Ay, wait lang. Hindi pala 20,000. 30,000 po sila. Sorry po. 30,000. Sabi niya, sige, ganito na lang. Yung mga takot sa laban, umuwi na. Ang natira ay 10,000. Sabi ng Diyos, anak, madami pa din. Grabe ka naman, Lord. Isang tumpok ng puro guyam. Parang dami-dami nila. Ang hirap kalabanin ang ganong kadaming tao. Kayo nga po, hindi ko mabilang eh. Hindi ko na po kayo kayang bilangin. How much more sila? Hindi talaga kayang bilangin sa sobrang dami. Ang sabi ng Diyos, ganito, mamimili ka ulit. Sabi niya, Lord, pipili na naman. Pipili na naman. Paano ako mamimili, Lord? Sabi ng Lord, eto po, natatawa ako. Si Lord kasi pag gumagawa ng mga moves, nakakatawa eh. Sige, ganito na lang. Dalhin mo sa mga ano, dalhin mo sa river. Diyan, sa may tubigan. Lahat ng iinom na parang aso, yung yuyuko tapos didila, yun ang pipiliin mo. Pero lahat ng iinom na nakaluhod, tapos iinom ng ganito, pauwiin mo na. Ang galing ni Lord, no? Yun yung ginawa niya. Alam niyo yung si Lord kasi nakakatawa. Hindi mo alam na nakakatawa, pero seryoso siya. He is the best comedian ever, you know? Sipin niyo, naisip ni Lord yun, dun mamili sa dumidila dun sa ano, sa river. Galing ni Lord. Galing, hindi ko naisip yun. So, ilan po yung dumila doon sa may river para uminom ng tubig? 300 lang. Eh, ang kalaban nila ay sangkaterba. Ako mapapaisip ako, ala Lord, paano mangyayari yun? Eh, kukunti lang ang meron ako. Paano ko malalagpasan yun? Eh, ito lang ang meron ako. Paminsan kasi minamaliit natin kung anong meron tayo eh. Pero hindi mo alam, malaki-laki ng tingin ng Lord dyan. Ang sinabi ng Diyos sa kanila, kaya ko hinahayaang mangyari yan para wala kang maipagmalaki. Amen? So, anong ginawa po ni Gideon? Sige, sama-sama tayong lahat. Okay? God commanded Gideon to attack, but God knows Gideon that he is still afraid and he gave him something to hold on to. Si Gideon po, nagduda na naman. Yan ang problema eh, laging nagdududa. Lord, sigurado ba mag-aatake na? Sigurado ka ba? Ang sabi ng Diyos, if you are afraid, pumunta ka sa kampo ng kalaban mo at may maririnig kang usapan. O siya, sige, punta siya, dahan-dahan siya pumunta doon. Nakakatawa din si Lord. Kasi, ito po yun Chapter 7, verse 13. Yan. Gideon crept up just as a man was telling his companions about a dream. The man said, I had this dream and in my dream, a loaf of barley bread came tumbling down into the Midianite camp. It hit a tent, turned it over, and knocked it flat. Tatagalogin ko po, alang-alang sa mga taong gustong maunawaan sa Tagalog. Yan. Ang nangyari po nun, may napakinggan siyang nag-uusap ng mga kalalakihan. Sabi nung isa, uy, nagkaroon ako ng panaginip. May nakita akong malaking tinapay, yung loaf bread. Aba, ay naggugulong-gulong ng ganon. Tapos nung gumulong, nawasak yung tent natin. Tapos wala talaga, as in flat na flat. Alam niyo yung, may nakita po ba kayong ganong panaginip? Nawasak ang isang building dahil sa isang tinapay.
Ganda ng panaginip, no? Si Lord din ang nagbigay noon. Pag si Lord kasi nagbibigay, nakakatawa, sabi sa inyo eh. Verse 14 po. Yan. His companion answered, "Your dream can mean only one thing." Pakibasa po. "God has given Gideon, son of Joash, the Israelite, victory over Midian and all its allies." Nagagrasp po ba natin kung ano ang gusto ng Lord? Okay? So si Gideon, nagkaroon siya ng lakas ng loob. Doon niya nalaman na ang kasama niya ay ang Diyos. At ang galing-galing po ni Lord. Nakuha pa niya ang sagot doon pa sa kaaway niya. Nakuha pa niya yung pagpapala doon sa kaaway niya. Kaya po yung mga nangaaway sa inyo, hindi niyo alam, yun pala magiging malaking blessing sa buhay niyo. Amen ba? Huwag lang kayo ang mga away. Yan. So, the purpose, number two, ito po yung purpose. It's to lead you to obey God. Yan po ang purpose kung bakit kailangan mo ng pananampalataya. Kailangan matest ang iyong pananampalataya at pagtitiwala. Titingnan ng Diyos kung susunod ka ba kahit na ang nakikita mo sa paligid mo ay kabaliktaran na ng pangako niya. Amen ba? Sino po dito may pinangahawakang pangako ng Diyos? Amen. Lahat po tayo. Tama po ba? Kaya lang, ang hirap po sa atin, kapag ibibigay na ng Diyos ang pangako, ang tanong, handa ka ba na alagaan ang pagpapala na ipagkakaloob niya? Amen ba? So, ito po, balik po tayo. To lead you to obey God. Tiningnan ng Diyos kung hanggang saan ka susunod sa Kanya. Sino po dito handang sumunod kay Lord? Kapag sinabi ng Lord, anak, ibigay mo to, ibibigay mo. Anak, patawarin mo siya, patatawarin mo siya. Anak, makipag-ayos ka na sa kamag-anak mong kaaway mo 10 years ago, makipag-ayos ka na. Amen ba? Sino po dito nangangailangan ng kagalingan? Kailangan ng healing. Sino po dito kailangan niya maayos ang buong pamilya niya? Amen. Madami po tayong pinagdadaanan. Sino po dito gusto niya maging mabait na ang boss niya sa trabaho? Ay wala, mababait ang boss. Mababait. Okay? Ito po ang sinasabi ko sa inyo. Kapag sumunod ka kay Lord, may matinding pagpapala na ibubuhos sa'yo ang Diyos. Lahat ng pangako niya, gagawin na niya. Amen ba? Ito po yan. How God works. Paano ba gumawa si Lord? How God works. Letter A. God works in the most impossible way ever. Alam niyo po ba yon? Napaka-imposible na manalo ang 300 katao sa isang tumpok ng mga tao. Tama po ba? Yun po ang logic ng tao. Kailangan mo mas maging magaling para mabit mo itong taong to. Tama po. Kailangan mong mas maraming boto para manalo ka sa eleksyon. Tama. Kailangan mo mas marami ng ka-close, ka-body-body para manalo ka sa eleksyon. Kailangan mo ng mas marami. Yun po ang logic ng tao. Pero ang logic ng Diyos, anak, kung madami sila, ang kailangan ko lang konti. Kasi if you do your best, I will do the rest. Amen. Palakpakan po natin si Lord, yung the best. So, ano pong naging labanan ni Gideon? Ito po yung naging labanan nila. Sabi ni Gideon, ganito ang gagawin sa lakay natin, ha. Papalibutan natin yung kaaway natin. So, syempre, magkakalayo sila. Tapos, magtuturotot lang tayo. Nakakatawa, no? Magtuturotot, may hawak kang banga. Babasagin mo yung banga kasi nandun yung torch o apoy. Yun lang ang gagawin natin. Tapos sasabihin nyo, for the sword of the Lord and Gideon. For the sword of the Lord and for Gideon. Yun lang sasabihin nyo. O siya, sige. Nung nagturotot na, aba, ano nangyari doon sa mga tao? Nagkanda gulo-gulo na. Ayun lang naman sinasabi nila. Sila mismo nagpatayan. Tapos na ang laban.
Sinong gusto na ang Diyos na ang tumapos ng problema? Sumunod ka lang. Napaka-imposible nga namang manalo, naturotot lang ang gamit mo, wala kang sword. Tama, di ba? Nakakatawa si Lord, no? Nagturotot ka lang, siguro narinig ng mga yun, magpatayan tayo, magpatayan tayo. Baka yun ang narinig nila. Di ba? Kaya yun, nagpatayan sila, patay na. O, di ba? Pangalawa, letter B, God gives answer through the most unexpected way. Nagbibigay ng sagot ang Diyos sa pinaka-imposibleng paraan. Napaka-imposibleng paraan ay yung marinig mo sa kalaban mong ikaw ay panalo. God gives answers through the most unexpected way. Hindi mo alam yung pagpapala na ibibigay sa iyo ng Lord, manggagaling pa dun sa taong nang aaway sa pamilya mo. Amen? Hindi mo alam, sila pala yung pinakamalaking pagpapala na gagawin ng Diyos sa buhay mo. Maboborn again din sila. Lahat ng mga nangungutya sa'yo, nang mamaliit sa'yo, maboborn again din kasi makikita ang biyaya ng Diyos sa buhay mo. Amen ba? Last po, letter C. God works with few so you will not boast. Si Lord po, gumagawa siya sa kakaunti lang para hindi ka o hindi po tayo magyayabang. Amen? Wala po tayong dapat ipagyabang. Talino po natin ay kamangmangan lang sa Diyos. Ano kang talino ni Lord? Tama po. Yung yaman natin, biyaya lang din yan ng Diyos. Yung hininga natin, biyaya din po yan ng Diyos. Paminsan iniisip natin, Lord, parang kinalimutan mo na ako. Sana kung kinalimutan ka ni Lord, nalimutan niyang bigyan ka ng hininga. Tama, di ba? Hindi po tayo kinalimutan ng Lord. Never. Never, ever po. Kaya po, ito po ang gagawin natin. Tayo po tayong lahat. Yan. Sige, mag-unat na po tayo. Good morning, rise and shine. Tapos na po. Ito po ang pinakamatindi kong tanong. Matinding tanong ng Diyos. Do you believe what God believes about you? Naniniwala ka ba sa tingin ni Lord sa buhay mo? Hindi ka mababa, mataas ka. Tingin mo imposible ka nang gumaling sa sitwasyon mo, sa struggle mo? Ang news ko sa inyo, walang imposible kay Lord. At pag kumilos siya sa hindi mo inaasahan pero pinakamasaya at pinakanakakatawang way. Ganun kumilos si Lord. He works in the most illogical way ever. Sige po, ipikit po natin ang ating mga mata. Ngayon po, kausapin natin si Lord. Humingi po tayo ng tawad sa lahat ng pagkukulang natin, sa lahat po ng ating mga nagawang kasalanan. Sige po, kausapin natin si Lord. Lord, sorry kasi ito po yung tingin ko sa sarili ko. Sabihin niyo po, Lord, sorry. Hindi ko po alam, nasasaktan ko po kayo kapag tinitingnan ko ang sarili kong napakababa. Hindi ko po nakita na mataas palang tingin niyo sa akin. Lord, sorry kung nagpapadala ako sa bugso ng damdamin ko. Gusto kong magalit lagi. Hingi po natin ng tawad sa Lord. Yung mga maling thinking natin sa sarili natin na hindi na tayo kayang baguhin pagdating sa ugali, pananaw. Na hindi natin kayang lagpasan ang lahat ng struggles. Ihingi po natin ito ng tawad sa Lord. Come on, just repent. God is here. His presence is here.
nakikinig po si Lord sa inyo. Just talk to Him. Oh Jesus, humihingi kami ng tao. Patawarin niyo kami, Lord. Patawarin niyo po kami. Patawarin niyo po kami. Patawarin niyo po kami, Lord. We are so sorry in doubting you and being afraid to jump into your will. Sorry, Lord, kung wala kaming absolute faith in you. Lord, sorry kung nagdududa kami sa inyo. Patawarin niyo kami. Linisin niyo kami ng inyong banal na dugo. And right now, God, kilala niyo po ang bawat isa, ang mga tao na nagsisi ng totohanan sa inyo. Humihingi ako ngayon ng napakatinding biyaya. Touch them right now. Touch them right now. Sa parte na kung saan may sakit. Kung hindi ka makapagpatawad, ipatong mo yung kamay sa iyong dibdib. Kung may sama ka ng loob. I am declaring, Lord, let your hands be upon their hands now. Heal every broken heart. Heal every part of their lives. Heal their families. Nagdideklara ako ng milagrong mabubuo muli ang mga pamilyang nawasak. I speak life. Life. Come on, receive life. And right now, Lord, kayo po'y mangusap sa kanila. Talk to them right now. Show them new things. Show them the identity that you want them to have. In Jesus' name. God is here. God is here. God is here. God is here. Oh, we worship you. We magnify you. Let the glory of God fill this place. Touch everyone with your glory. Now. Now be filled. Be filled. Be filled. Be filled. Be filled. Come on, receive. Receive. Come on, be filled. Be filled. Be filled with the presence of the Holy Spirit. Be filled with the glory of God. Come on, receive, 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 receive. In Jesus' name, Lord, salamat. Tinatanggap namin yung katugumpayan, yung kapatawaran,
yung biyaya ng pagpapatawad din sa iba, yung puso at passion na mabuo muli ang pamilya. Salamat sa kagalingan. Salamat sa kalakasan, salamat sa pag-asa. Lord, kami po ay conqueror. Malalagpasan namin ang lahat ng problema. Kami po ay warrior. Kami ay mighty warrior ninyo, Lord. Na lahat ng problema, hindi namin susukuan kasi ang nakikita namin, kayo ang kasama namin. Salamat, Lord. Ipatong po natin ang ating kamay sa ating dibdib, ating kanang kamay. Sige, sabihin po natin ito. Ang panalangin ito, sabihin po natin, Panginoong Jesus, nagpapasalamat po ako sa matindi niyo pong biyaya at pasensya sa buhay ko. Lord, lumalapit po ako. Humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat kong nagawang kasalanan simula pagkabata hanggang kasalukuyan. Linisin niyo po ako ng inyong banal na dugo at tinatanggap ko po kayo bilang Panginoon ko at sariling tagapagligtas. Maghari kayo sa puso ko at isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay diyan sa langit at huwag niyong hayaang mabura hanggang sa pangalwan niyong pagbabalik. I love you, Lord. In Jesus' name. Ako na lang po mananalangin. Lord, you know the hearts of this people. Patuloy po kayong gumawa ng milagro. Tinatanggap na namin ang lahat ng biyaya na binuhos niyo sa amin ngayong araw na to. Sige, mag-gesture po tayo. Umatak tayo sa langit. May binababa po ngayon si Lord. I am seeing a lot of blessing coming down from heaven. Come on, receive. Sige, hatak lang. Hatak lang. Hatak lang kasi pinupuno tayo ngayon ni Lord. Come on, receive. Receive by faith. Receive by faith. Receive by faith. Lord, salamat. Salamat, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord, sa kasagutan ng aming pananalangin. Salamat. Salamat sa lahat, Lord. We receive, Lord God. We receive all these great blessings. Salamat, Panginoon, dahil kami matagumpay na. We love you, Lord, and we praise you. We seal everything by your blood. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpan po natin si Lord.